ngipin ang kanyang binunot. At ngayon ay nandito na naman. It's already 1 o'clock. Tapos sa aming meeting, kaya dito ako ngayon. Isama na aking anak. Anak, hello ka muna. Yan, mga kapasing. Hello, mga kapasing. Yung si palometric naman. Same sa ma'am. Ah, okay. Hanihan po siya na ayun. Ayun. Sige, sige. Si palometric. Yun ma'am, dinidetermine din mong doon yung pag-overbite ng patient. Dinidetermine natin ang mga measurement po. So, kung exocase or non-exocase. Sa case niya, ayun, pinapuntanggalan po. Ay, ano, nag-YouTube talaga siya. Tingin para, mama, oh, alam niya ni Doc na. Ni Doc siya, alam niya yan. Ako rin, matagal ko na siya ina-advise. Kaso nga lang, kailangan ko na ito. Oo nga. Dahil, alam mo naman ngayong panahon, hindi ka agad makaalis. Opo nga. Salamat. And ma'am, start na rin tayo ng second phase, kundi yung leveling stage. Kailan tayo mag-start, Doc? Sa next adjustment niya, ma'am, magpapalit na po tayo ng wire. Next. So, by next month or... Next month, ma'am. Oh, sige po. Salamat. Sige po. Ang magandang doctor ng mga ngipin. Mga instances po na gano'n. Kinapagaling talaga si patient, lalo kung minor. At ako yung parents. Eh, yung mga parents po minsan, nag-i-differ sa lang. Ay siya ang gusto siya talaga. Siya talaga. Pero oo. Kita naman dito sa face niya. Oo. Kasi malalaki po yung ngipin niya. Kahit maganda pa ang ngipin niya. Oo, salamat. Tagyo ng collateral damage. Ang isa pang doctor, hello po. Ang magkapatid. Ang gwapo at magandang mga dentist. Salamat. Magdugo na ano ang yan po ang aking anak na binunutan ng apat na ngipin niya. Isang linggo ay 2 and now Mama, tawag ako ngayon. Mayroon ha, wait lang, pahanap ko yung record ha.